Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Sagittarius Kabayan. This reading is for you. Maraming salamat po na sa akong subscriber, new subscriber, Rose Watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Amy. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso yung mga comments dahil halos lahat kayo is resonates. Keep comment lang mga kabayan, ang inyong energy is naiiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko, makuha ko lang yung energy, makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo po ng personal reading, nasa baba po ng video na to, how to contact me. Tandaan nyo, this is a general reading. This is not your personal reading, no? Maaring ito is related sa'yo, maaring vice versa, maaring malapit sa puso mo. Okay? Ipasok nyo yung sarili nyo dito. Maaring related sa work, love, job, friends, family, family member, co-workers, o sa business mo. Maaring nangyayari, o mangyayari pa lang. This is a bonus reading para sa'yo, no? Sagittarius. Luwa ka ng isip. Use your own intuition sa atin. Para po kay Sagittarius, a bonus reading. Show me. Thank you. Okay, we have the man, no? We have the man. Baka may nakilala kayong man. Dealing or relationship with a man. Yan, baka may meron kayong karelasyon, ganyan. O may makakadeal kayo na isang lalaki daw, no? Yan. Palagi naman kami manakadealing. Sabay ganun, no? Nag-react si Ate Aimee, eh. Baka may makilala kayong a new person sa buhay nyo, no? Yan, maari sa katrabaho, ganyan. And we have the torch, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Kailangan natin maging aware and syempre kailangan din ng... Baka iba dito nagkaroon ng mga spiritual awakening, ano? O mga yung intuition nyo, nagka-enlightenment, mas matindi ngayon sa nakita ko ngayon. And kailangan din na intindihin ang lahat ng bagay sa nakita ko. We have the force. Pay attention to your finances. Ayan, pinawarningan kayo. Huwag kayong gasos ng gasos. Magtipid-tipid. O huwag lang labas ang labas ang pera. No? Sa nakita ko dito. We need to pay attention to our finances. No? Sa nakita ko dito. And the teardrops. Great person sorrow. Okay, mag-ingat tayo. Mukhang may iiyak. No? Or masasaktan. Kasi may lungkot akong nakikita dito. Ay, kulang pa pala to. May lungkot akong nakikita dito sa iyo, no? There's a June. May June. There's something happen sa June. Ang nakita ko dito. This is sa angel, oh. Angel kasi to, eh. Yan. I don't know kung ano yung meron sa inyo sa June. Or baaring the past year of June, may nangyaring good things or ano man yan. Maaring this June, may mga magaganap, no? Sa nakita ko dito. Pero this is your angel kasi, ang nakita ko, may mga bloom, no? Nakita ko to. There's a bloom, may mga changes, at may mga magagandang mangyayari sa'yo. Sa nakita ko ito, by June, no? Yan. We have the handshake. A meeting with a stranger could be important. Yan, may mga, siyempre we have the man, ano? Sa nakita ko dito, mukhang mayroon kang mamimit na man. No, na bago sa nakita ko ito. Or maybe this also a stranger person, no? Na kailangan daw, meeting a stranger could be important. Kailangan natin makipag-meet din sa mga hindi natin kakilala. Siyempre, aalamin natin kung ano ang kanyang ugali, no? Sa nakita ko dito. Tingnan natin, ano sa pa? Para po kasali tayo. Kailangan din natin maging aware, ha? Sinasabihan ka dito na be aware. Hindi lahat na nakikilala natin is mabait. May love, no? Kung nakikita, baka mayroong person dito na there's a man or maging karelasyon mo kasi may love, oh. Yan, oh. Siguro, in June, makilala mo yung tao na to or in June, marami ka makikilalang a stranger person sa buhay mo na maaring magkaroon ng
pagtingin sa iyo or magkaroon ng paghanga sa iyo or makikita nila yung potential mo sa nakita ko to. Pero mag-ingat pa rin kasi may cry akong nakikita dito, may lungkot akong nakikita sa reading mo, ha? Para po kay Sagittarius, Prisioni. Bonus reading sa iyo to, ha? Baka nangyari na to sa iyo or tingnan natin. Para po kay Sagittarius, April 2024. Ano pa po? Please show me. Para po kay Sagittarius. Alam mo, nakikita ko sa inyo dito, talagang magkakaroon talaga ng mga kalungkutan sa inyo. Parang every night may mga iisipin kayo. Siguro may mga mangyayari sa buhay nyo na hindi nyo makukuha o hindi nyo ma-achieve sa nakita ko dito. Sa nakita ko dito, you need to control lahat ng gastusin, lahat ng trabaho, yan. Baka iba sa inyo, meron na kayo rin sariling may mga sarili na rin kayong mga negosyo. Ganyan, maliit man o malaki to, baka meron na kayong pinagkakaabalahan na negosyo yan, no? Parang iba dito is a boss o may mga magkakaroon ng mga lungkot talaga. Bakit Emperor? May mga pag-iisip every night, may mga hindi kayo ma-achieve, no, sa nakita ko dito. May mga sadness and may mga pagka-failure, kumbaga. Sa nakikita na yung kukukubo, ano kaya ito? Kasi ito yung naputol, ito yung kukuko na naputol. Eh. Naputol yung buto sa loob. Nag-chika pe, no? Ano may ate? Katiba naman yun. At nakikita ko sa'yo dito, maring there's a person na nagkukontrol sa'yo, maybe your boss, asawa, tatay, o nakakataas sa sa'yo eh. Nakokontrol ka niya, siya yung tao na parang nabibigyan ka niya ng problema sa buhay. Handoon yung part na parang may ginagawa siyang kasinungalingan sa'yo, no? Yan, maring this a past person, siguro past person mo to, no? Sa nakita ko dito. Handito yung part na kasi parang nagsinungaling siya sa'yo, naging liar siya, naging dishonest siya, maaring na babae, naloko rin siya, ganyan. Binigyan ka niya ng mga problema, binigyan ka niya ng mga stress, yan. Ang dami, nakita ko sa'yo dito, ang dami mo responsibilities. Maari is itong tao na to, inaklang mo yung responsibilities mo sa kanya. Yung business sa kanya, parang ikaw yung sumalo. Maaring gano'n, no? Ang nakita ko dito. May mga sneaky person ako nakikita sa'yo dito, no? Mag-ingat lang din tayo. Sa nakikita ko rin dito, you're controlling yourself na kahit ang dami mo ng paghihirap, o ang dami mo ng stress. Pero handa yung part na parang itinatago mo lang siya. Parang you pretending na I'm okay. Ganon, ang nakikita ko. Kahit na nagkakaroon ka na ng problema, kahit na nagkakaroon na ng mga, mga hindi maganda sa'yo, parang yung sarili mo na rin, itinatago mo siya. Nagsisinungaling ka sa sarili mo. Kasi siguro ayaw mo ipakita sa lahat, or ayaw mo ipakita sa mga nasa kapaligid mo, anak mo man yan, pamilya mo man yan, yung tunay na nararamdaman mo. Siguro, you're hiding something din sa nakikita ko dito, no? Okay, in the past talaga, nagkaroon mga pagsisinungaling, ano? As in, sobra siyang naging sinungaling sa'yo. Nakita ko naman na nagkaroon na rin naman ng revert sa'yo, nagkaroon na rin ng mga pagsiayos, nagkaroon ng pagsasayos. Nilet ko mo na rin yung mga sitwasyon. Kumbaga na, dito ka na sa part talaga na you chase your dreams. So nakita ko talaga. Kung titignan ko to, talagang grabe, unstoppable ang mangyayari sa'yo. Nakapokus ka sa pera mo, nakapokus ka sa business mo, sa work mo. We have a 10 of pentacles, so talagang sobra. Handun na yung part na bumalik na yung hope mo, bumalik na yung faith mo, no? Nagkaroon na, nag-trust ka na talaga rin sa sarili mo at unstoppable ka. Hindi ka na mapipigilan, ang dami mo ng idea na gustong gawin. Hindi ka na takot ngayon na suungin kung anong storm man ang darating sa buhay mo.
Hindi sa pagbabalanse ng buhay sa ngayon, ano, sa nakita ko dito, pagbabalanse ng buhay, nagkakaroon na ng revert, and now, nakita ko naman sa iyo, talagang as in, a new beginning of your life, ano, sa nakita ko dito, may abundance talaga. May abundance, may prosperity, may wealth, sa nakita ko dito. When it comes naman sa family, sa nakita ko dito, there's a person na need ng healing, no? There's a person na kailangan niyang mag-heal, sa nakita ko dito. Mayroon din in the past person na nakikita ko na maaring may nawalang buhay, no? Sa nakita ko dito, na malapit sa puso. Either, ano yan, tao man yan, o hayop man yan, pero handun yung nakikita ko na masyado siyang, love mo siya. Andun yung loyalty kasi. With comes sa family din, no? O, with comes sa kung ano mang relation o foundation, na handun yung pagiging loyalty mo, no? Sa nakita ko dito. Andito rin yung part na may iba sa inyo may papasok na pera, no? May papasok na pera, or you're starting a new job or work business man yan. No, baka ginagawa mo na to, kasi nakita ko nagkakaroon ng process. Andito na yung may mga nakita ako na biglang mangyayaring blessing sa'yo. Maaaring biglang may dumating na pera, no? Biglang may dumating na hindi mo aasahan. Basta may mga gaganap na hindi mo aasahan sa nakita ko dito. Andito ka na kasi sa part ng buhay mo na nasa part ka na all you want is to achieve lahat ng gusto mo sa buhay, ang nakita ko dito. It's very good, ano? Very good. Maganda yung, ano mo, thinking mo. Magaling ka rin makipag-communicate, ano? Maari yung ginagawa mo ngayon na, ano, biglaan lang din yun para hindi inaasahan. Maaring ganun. Bakit po? Ay. Andito yung sa part na parang minsan siguro iniisip mo na kung ano yung tinatahak mo na mundo ngayon, yung path ngayon, parang siguro iniisip mo kung magiging okay siya, kung magsasucess siya, o may victory ba mangyayari sa buhay mo. Nandun yung pag-iisip na nag-iisip ka na rin ng success sa buhay mo, na may mga plano ako nakita sa'yo. Nakita ko rin na may mga strategy ako nakita sa iba, no? Siguro yung iba, nakikita ko na parang hindi pa rin nila alam kung saan talaga ang kanilang direction sa buhay. Kasi very emotional and nag-iisip pa rin kayo. May pinag-iisipan kayo eh. May iniisip kayo every night. Maaring your path, ganyan, yung destination mo. Or may iniisip ka na maaring may tao ako nakikita na siguro na nagsinungaling sa'yo, na nagkaroon ng third party. Baka yun naiisip mo, no? Sa iba dito, naniloko ka, nagkaroon ng mga hidden or secret sa'yo. Sa iba dito, nagkaroon ng third party. And then, yung iba naman sa nakikita ko dito sa iyo, siguro, merong mag-aaya sa'yo na siguro a close relationship, maaaring ka mag-ana, katrabaho, or malapit sa puso na maaaring ayain ka niya to go out. Siguro, isipin mo muna, kailangan ba? Ganyan. Pupunta ba ako? May pag-iisip na ganun. O kaya may mga happy gathering kayong pupuntahan. Maari rin na nag-iisip yung iba sa inyo na gusto na nilang mabuntis, gusto na nilang magkaroon ng married, ng long-term relationship, no, to married, yan. Gusto na nilang magkaroon ng mga, siguro iniisip nyo every night, iba dito na iniisip nyo na baka gusto nyo na ng stable na work, ganyan, ng long-term work, yan. Ganyan, naiisip ko, nakikita ko dito sa inyo. Nagiging patient naman kayo, actually, no? Ang nakita ko, maraming pagpaplano o maraming plano ako nakikita sa iyo na gusto mong gawin. Pero handan pa rin yung iba is nagkakaroon ng doubt sa sarili kasi hindi pa nila alam yung talagang gusto nilang gawin. Sa nakita ko ito. Nakita ko ito. Yun. No? Kumbaga siguro, nagkakaroon pa rin ng pagpo-post o delay. Maaring ganun sa iba ha, kasi baka nag-iisip pa sila ng, o may piniprepare pa sila. Ganyan. Tingnan natin, 4 of cups.
Kasi iba dito sa inyo, ano eh, nag-iisip pa kayo ng, naghihintay pa kayo ng the sign eh, no? Nandito yung paghihintay ng the sign. Hindi yung on and off action eh. Siguro ang dami nyo pang questioning sa inyong buhay, ganyan. Marami pang katanungan. Andito pa siguro na na-stuck talaga kayo sa sitwasyon na to. Andito yung misan, iba sa inyo, nakakaramdam ng pagkainip o nabubored, no? May nakikita akong ganun. Siguro, sa pagiging hardworking mo o may mga ginagawa ka na sitwasyon na nakapokus ka dito, no? Ang nakita ko dito sa iba, may mag-aalok sa inyo. Either a new love life, friendship man yan, work man iyan, business man yan, gift man iyan. May mag-aalok sa inyo, ang nakikita ko dito. No? Aalokin kayo pero parang hindi nyo tatanggapin. Yan nakita ko dito kasi focus kayo sa ginagawa nyo. Yan o, focus kayo sa ginagawa nyo. Parang nahandun kayo sa part na meron kayong ginagawa or na pinag-iisip o stuck kayo. Ganyan. Nakita ko yung pagiging emotional thought mo. Masyadong emotional yung pag-iisip mo ngayon, no? Nakita ko dito. Sa iba ganon. Hindi lahat kayo, no? May meron kayong mga situation na nakita ko na na-trap kayo. Nagkakaroon kayo ng frustration, nagkakaroon kayo ng self-imprisonment. Siguro, ganun nararamdaman nyo sa nakita ko dito, no? Iniisip nyo yung kasiyahan na ibubunga nito. Hardworking naman kayo. Tingnan ko nga bakit ganito lumalabas. Bakit Eight of Swords? Kahit parang may ginagawa kayo sa buhay nyo na parang iniisip nyo na parang walang kahihinatnan. May meron kayong ganun na pag-iisip yung iba sa inyo. Bakit Eight of Pentacles? Mag-ingat ano, sweet come sa trabaho, sa mga kasama sa trabaho, sa kapamilya o magkakapatid. Baka magkaroon ng hindi ng kaguluhan, ano, mo hindi magkakasundo-sundo. Baka may away, o may mga agreemento, may mga disagreement ako nakita, no? Mari may mga pag-aaway o pagtatalunan na related ang work o money, no? Sa nakita ko dito. Meron din kayo, siguro iba si inyo, hindi ko alam kung dapat na to, meron mga magkakapatid siguro o kapamilya na nag-aaway, na may nagkakaroon ng depensahan, maaring with the territorial man yan, o ano man yan, kapirahan, ganyan, trabaho, business man yan. Andun yung part na parang may hindi nagkakasundo-sundo dito sa sitwasyon na to. May mga nagde-depensahan, nagkakaroon ng lack of control. Sa iba dito, sa nakita ko, nagkaroon mga pagtataksila, no, in the past, pero you are now in a new horizon din kasi sa sarili mo. Andun din yung part na parang nakikita ko na parang naglalaban yung isip at puso mo sa mga ginagawa mo ngayon. You want a new horizon pero parang napipigilan ka pa. Parang iniisip, parang nag-iisip ka ng something. Parang nag-iisip ka ng... Tingnan natin, ano iniisip niya? Bakit po ganito? Bakit po? Ganito nararamdaman ni Sagittarius. Okay. Nandito ka sa part para naguguluhan ko kung matatapos na lahat ng problema mo sa buhay. Kung magkakaroon na, kung babalik na muli yung sigla nyo, no, sa nakita ko dito. Handuin yung pag-iisip na ngayon. May mga situation ka na parang na-trap ka pa rin. No? Nanasta ka pa rin. Huwag kayong maguluhan. No? Nakita ko naman dito, kailangan mo ng new horizon para magkaroon ng magandang buhay dito. No? Siguro naisip mo, na kasi meron ka mga hindi na-achieve sa buhay mo. Iyan na nakita ko sa'yo. May mga sadness and may mga nag-fail na naganap sa'yo. Tingnan nga natin. Bakit po 9 of Cups in reverse? Bakit? Bakit po? Oh God. Okay. Bakit po ganyan? Nag-jungling ka.
Okay, fine. Nakikita ko dito sa'yo yung sadness. May gusto kang mahustisyahan eh. No, baka rin may nagaganap na justice sa inyo, no? Handi yung part na nagkaroon ng mga... Siguro, may nakita kasi akong tao na gastador. No? May gusto kang itama eh. May gusto kang... You want honesty. Honesty. Baka yung pronunciation ko mali-mali. Kayo na bahala. Ah. Kayo na kumapit sa aking English. Okay? Handi yung part na... may gusto kang i-correct sa part na to. Siguro may nakita kong tao na masyadong gastador. Sobra-sobra siyang gumastos or nagiging gastador lang talaga siya. Hindi ko alam po ikaw yun, ikaw. May mga, meron din ako nakikita na mga salungat sa mga gusto mong gawin. Yung mga hindi mga nagkakasundo. May tao ako nakikita na nagmamadali. Hindi ko alam why, ikaw ba to o sino tumbuhayin sa dito. Andun yung may tao rin na parang nawawalan ng tiwala sa sarili o sa tao na to. Ganyan, nagkakaroon ng mga maaring hindi siya bilip sa sarili niya o ikaw hindi ka bilip sa sarili mo o hindi ka bilip sa tao na yun. So, nakita ko. Andun pare, pero pinipilit mo pare na i-balance ito. Pero imbalance, actually imbalance yung situation mo ngayon kasi may sadness ako. May mga nag-fail sa'yo. Hindi ko nakikita na masaya ka, pero you pretending to be happy. Nagkakaroon ka ng stress every night, sa gabi, sa umaga, ang saya mo. Sa umaga, pag nakita ka nila, parang ang saya mo. Pero sa gabi, hindi ka makatulog. No? Maaring iba dito, nakalook pa rin sa nakaraan. Handin na mayroon ka mga worry, nagkakaroon ka ng anxiety, depression. Handin yung mga pag-aalala sa mga nawala sa'yo, sa mga nag-fail. Yun yan. Nagkakaroon ka ng mga negativity o meron sa'yo talagang may mga parte ng buhay mo na nag-shatter yung dreams mo. Yun, nakapokus, yung iba sa inyo nakapokus sa nakaraan. Baka nagkakaroon na kayo ng insomnia kasi nakita ko hindi kayo nakapagtutulog. No? Is baka nagkakaroon na kayo ng nightmare, ganyan. Baka yung iba dito siguro may mind grain kayo, no? Sa nakita ko dito. Sa nakita ko dito, kailangan siguro need mo nang i-let go yung nakaraan. Kung ano yung may nakakasira ng utak. Nakakasira ng utak. Yung nakakapagpabigay siya ng alala. Siguro you need to let go the past and mag-focus ka na rin sa sarili mo. Tandaan mo, you are the empress, no? Mahalaga ka and nakikita ko naman na mas maganda siguro na pahalagahan mo yung sarili mo. Huwag kang maguluhan at darating din ang time niyaan na magiging masaya ka, no? Nakita ko dito. Kailangan na siguro ng awakening and we need ng new beginning. Transformation is needed. No? Ano pa po ang kay Sagittarius? Naku po. Yes, we need to move on. No? So, nakita ko dito. We need to move on. And give effort. Ano? Mag-give tayo ng effort dito. Iba dito nagkakaroon ng problema sa financial. Baka nagkakaroon na, yung iba sa inyo dito, may lungkot talaga ako nakikita sa inyo. Totally. Siguro yung iba na feel nyo na parang wala nang grasya na nagaganap sa inyo. Nagkaroon ng mga rejection dito. No, iba dito, siguro kasal kayo. Baka may nagaganap na law or you want justice when it comes sa kasal. Yan. O kaya yung mga, anak! Onesang! Baka nadidistra kayo, tapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ng anak ko. Ito po yung ginagawa ng anak ko. Ayan. Kinukut-kut niya yan yung mga card ko. Maganda tong card na tayo, no? Hindi ko pa ito nagagamit. Matagal na to sa akin, siguro year. Ginagamit ko to sa sarili ko. Eh. Pero next time gagamitin ko sa inyo yan. For the love yan. Ang ganda niya. Ang sobrang ang ganda niya talaga. As in true. Napapalo ako eh, nahampas ako eh. Sabay ganun eh. Ang nakita ko sa iyo dito, handa yung pag-iisip, no? Kung you want to move on o may ilelet ko ka. Handa yung pag-iisip na siguro na iniisip mo muna yung katotohanan, urong-sulong yung feelings mo eh, to look to the future. Ganyan. Handa, maaaring may iba sa inyo sumasakit yung ano, ulo, paa, you know? Baka iba sa inyo, masakit yung paa nyo, no? Ingat-ingat din. Sana walang nakasaklay sa inyo, no?
Okay. Iba dito, no? Hindi kayo nag-iisa sa inyong relationship, no? May ibang tao ako nakikita dito. Yan. Ang daming nabigay when it comes sa relationship, sa mag-aasawa or magkakarelasyon. Itong tao na ito, ang dami niyang nabigay sa iyo na deep wound. Ang dami niyang bat. Ang dami mong sinuong nabati lang dahil lang sa kanya. No? Yan. Nabigyan kanya ng mga hurt. Nabigyan kanya ng sakit. Eh, noon ako nakita na gusto makipag-union sa'yo, no? Maybe this sa past relationship na binigyan kanya ng sakit. And they want to fight pa rin yung relationship na to. No? Baka kung kasal kayo, yan. Kahit nagkakaroon siya ng pagkakamali o nabibigyan kanya ng stress, pero they want to fight. O you want to fight pa rin itong relationship na to. Yung iba naman dito sa magkakahiwalay, nakita ko dito, itong tao na to, gusto niya uling ipaglaban itong pagmamahalan nyo. They want a union. Gusto niya uli ng open communication sa'yo. Gusto niya uli ng partnership sa'yo. Meron ako attraction na nakikita. Tingnan natin bakit tapos. Bakit? Salamat. Sige, tulungan mo ba ito? With come sa mga relationship, ano, siguro ikaw ang nagsusupport sa ano niyo, pamilya niyo. O sa boyfriend, girlfriend, asawa. Siguro ikaw ang nagbibigay ng suporta. Kasi nakita ko yung pagiging breadwinner mo. May naaalala ka rin inda pa sa mga good memories, ano? Siguro sa tao na to. May mga nakita akong travel o may mga... Meron ako nakita ang malaking changes sa iyo when it comes sa iyong kaperahan o sa work mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo. May malaking pagbabago. May mga achievement ako nakikita. Pero nakita ko ito basta keep fighting lang kasi nakikita ko ma-achieve at ma-achieve mo to. And syempre, give effort, ano? Give effort lang din, no? Ganyan. Nakikita ko yung pagiging breadwinner mo, no? Nakikita ko yung pagiging practical mo with it comes sa lahat ng bagay. Iba dito siguro, ano, a working parent. Pinag-iisipan mo talaga to make a new beginning sa buhay mo. Siguro yung iba nag-iisip kayo, siguro you have a new person, bukod pa sa the past person nyo, you have a new person, siguro pinag-iisipan nyo kung talaga siya ba yung makapagbibigay sa akin ng pagpapahalaga, ganyan. Parang yan ang nakita ko sa iba. Bakit po Ace of Wands? Siguro na andito sa part na nakikita ko sa inyo, nasa inyo ng mga kamay kung gusto nyo mag-success sa buhay nyo. You need to move on. You need to let go talaga yung mga hindi na kailangan sa buhay mo. Nakita ko na patient ka namang tao. Yan. And you need to look forward to the future kasi nakita ko naman na aalis ka sa isang sitwasyon na napapagod ka na. Nakita ko mag-move ka na. Kumbaga na, nakita ko ngayon, you need to take it action. Nasa sayo na yun eh, kung gusto mo mangyari. Maging successful ka, nasa sa'yo. Wala sa iba. Ikaw ang gagawa ngayon ito. This is a time na siguro na may malaking pagbabago talaga. May malaking pagbabago. I-release mo na yung mga nakakabigat sa'yo, no? Yan, may travel ako nakita dito. I-release mo na para magpunta ka na ito sa victory and success mo. Iba dito nare-recognize na kayo, no? Baka all over the world o maraming tao, maari ako nakita na nakakakilala na sa'yo. Dito sa'yo. Maaring sa work mo, maaring sa paligid mo, o maaring sa Facebook mo, o marami kang makakasalamuha siguro na iba't ibang tao, iba't ibang lahi, o iba't ibang country. Yan, nakikita ko dito. Yun ang nakita ko, ha. You need to trust na rin ang intuition mo, no? Sa nakita ko dito. Kasi malakas naman yung intuition mo. Bakit na andyan si Five of Pentacles? Kahit nahihirapan kayo, huwag kayong susuko, ha? Nag-iisip pa rin kayo when it comes sa financial, ano? Bakit? Nag-iisip siya. Okay, yung mga makipag-dealing dyan... Baka may mga nakapag-dealing sa inyo na naloko kayo, no? Indapas, ano, ingat lang din. Huwag kayo magpapaloko, lalo na related ang money, ha? Yan. Makita ko naman sa inyo na maraming tao nakipag-collaborate o maraming tao ang humahanga sa inyo. Nakita nila yung potential nyo. Pero mag-ingat pa rin tayo with come sa money.
no, mas maganda na tayo ang mas matalino sa kanila. Lakasan mo lang ang loob mo, lahat malalakpasan mo. May mga tao na may mga hidden at may mga sekreto sa iyo na hindi nila sinasabi sa iyong ano. Lahat ha, nakita ko dito. Arigato namaste, God bless.